Buksan ko to. Dahan-dahan kong kunin. Oh, what's up mga lods? Welcome sa Exotic Panda. At napahaga tayo ng gising ngayon kasi meron tayong ina-expect na bagong alaga. Bagay yun, hindi pa kasi nag-notify sa akin na available na to for pickup. Habang naghihintay tayo, gagawan na muna natin ng bahay itong mga bago nating alaga. Tara, simulan na natin. Ito yung gagamitin natin na enclosure. Meron ako dito in-order na shoebox. So, acrylic siya. At kita nyo naman, napakalaki. Yan, buksan na natin. So, kita nyo naman, napaka-clear, di ba? So, nakikita nyo, may ventilation nyo dyan. Meron din dito. Ang gagawin natin yun, lalagyan natin ng ventilation dito. Lagyan natin ng ventilation dito. Tapos, lalagyan din natin ng ventilation dito ng side na to. Sa side na to. Hindi ganun karami, pero sakto lang para yung airflow, maayos yung airflow, hindi magka-mold sa loob. Hindi mo makuha yung bolus ng alaga mo. Hindi magkakaroon ng molds. Simulan na natin. Ito, nalinisan na natin to, no? Okay na, pwede na natin itong ayusin. Andito na yung substrate ko na lagi kong ginagamit. So, i-fill lang natin to ng medyo konti. Hindi pa masyadong malalim kasi may bala akong lagyan ng height dito sa gilid. Ito na lang yung cork part ko kasi hindi makalabas at hindi ako kagad nakabili. Out of stock. Pag bumili naman ako ng online, napakatagal bago dumating. Ito na lang muna gagamitin ko. Buti na lang medyo may pahaba. Kakapalan ko yung substrate para pwede siya magbaro kung hindi okay sa kanya yung tong hide. So, yun na lang gagawin natin. So, igaganyan na lang natin dito yung hide na to. Tatagyan pa natin ng substrate. Pasok lang natin to. Ganyan. Gawin natin. Lalagyan pa natin ng konti dito. Lalagyan pa natin dito. Gawin natin matibay. Lagyan pa natin konti dito. Lalim. Kahit hindi ko iglugan yung cork part dito sa enclosure, hindi babagsak to kasi alam ko yung mixture ng substrate ko mag-hold at mag-hold dito sa cork part natin. Pangit kasi pag gini-stick glue sa enclosure, pangit tignan pag hindi mo na siya ma-recycle. So kapalan natin to, pwede siya magbungkal ang gusto niya na hindi malalaglag tong cork part sa kanya. So pakita ko lang sa inyo, kaya malalim din, di ba? Dilim. Yan ang magiging hide niya. O, pagagandahin na natin to. Gagawin ko, maglalagay ako ng moss kasi kailangan nila mataas na humidity. Lalagyan natin ang spag ng moss. Meron ako dito pinato yung kahoy. So, binabad ko to ng 3 days para make sure na walang kahit anong organismo na nakatira dito. So, ang gagawin ko na lang siguro, lagay ko na lang dito. Ito, alam ko hindi magmumolds to kasi nabubulok na, nababad to, tapos in-oven ko siya ng an hour. Sobrang tuyo-tuyo na. May moss dyan. Dito yung kahoy. Lalagay natin ng leaf litter. Yan. Lagay natin ng leaf litter dito. Bali, ang gagawin ko dito, tagalin natin itong moss na to. Hindi ko trip dyan. Lalagay ko dito sa gilid. Meron ako ditong frog moss. Sa itong frog moss na to, dito ko siya lalagay. Yan. Sa sulok. Lagay natin ng pebbles. Yan. Yan. Dito. Pebbles dito, pebbles dyan. Sa lagyan pa natin ng konting leaf litter. So, itong side na to, mukhang igigilid natin dito. Dito natin lalagay yung water dish. Tapos meron ako ito, palm tree leaves. Gamitin ko. Ganito lang natin.
Ayan. So, ayan na. Tapos na yung bahay. Ito na yung package natin. At excited ako sa laman nito. Kaya, ano pa bang gagawin natin? Kusanan natin to. Galing sa netbag. Thank you, Anastasia. Heat pack to. May init pa. Ito na. Baby. Yan. Bali, labas na natin dito. Tapos. Ito. May pa-juice tayo. At binigyan din on enclosure para din sa baby. Hindi ko na papablimahin yung enclosure ng baby. Unahin na muna natin to. Ito yung nakuha natin. Aphonopelma Mooreae natin. Or ang tinatawag na Mexican Jade Fuego. Nakapakaliit pa. Nakita naman. Grabe, ang liit. Ano ito? Ano yan? Oh, parang malalaman ako pa ng pelma to. Ang liit, Diyos ko. Nagayin natin siya dito. Grabe, napakaliit. Uy. Ang liit. Maka-mahumaya, hindi pa. Maya, ano pala ito? Gagambang bahay. Ang liit, grabe. So, ayan. Aphonopelma Mooreae natin. Ayan, tinatawag na Mexican Jade Fuego. At para sa malaki natin, ayan, dito natin siya ilalagay. Ito ang female Theraphosa Stirmi or ang tinatawag na Burgundy Goliath Bird Eater. Sana natin. Hindi ko alam kung gaano ito kalaki. So, alapag ko na siya dyan. Gawin ko itong catch up just in case. Oh my god. Ang laki. Sakto sa kanya itong bahay. Oh, ito yung pinakamalaking na-order ko online. Oh, gumagalaw siya. So, buhay. Oh my god. Shit. So, 6 inches to. Grabe. Wait lang ha. Ano? Wait lang. Paano nila napak sa ganito kalaki? Yan. Ano? Lakad ka na. Sige. Para maunawan yung tissue. That's your new home. Bagong bahay yan. Bagong bahay. So, buksan ko to. Dahan-dahan kong kunin. Oh! Grabe. Mas malaki pa siya sa ano. Sa Theraphosa sa Blondie natin. Siguro malaki siya ng 2 molt. Ganun. Pucha, laki oh. Wait lang. Nagko-hope pa din ako sa nangyayari. Medyo na-overwhelm ako dun sa laki niya. Putik na yan. Nakita na ako dun sa sobrang liit ng Aphonopelma natin. Pero yung Theraphosa to, ginulat mo ako dun. Ayan na siya. Naglalakad. Nag-web na rin siya.
go. Go for the hide. Go, 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 go. Doon ka sa madilim. Go. Make yourself at home. So itong husbandry nito halos kaparehas ng Theraphosa hypothesis na hindi ganun kayo mid-dependent. Itong Theraphosa Stirmi na to, ito yung isa sa mga pinakamalaking tarantula sa buong mundo ngayon sa hobby. Ito, yung blondie natin male, yung Theraphosa hypothesis natin female, at ito female. So for sure, malaking malaki to pag nag-adult na to. Ito, siguro to enclosure niya na to, dalawang molt tatlo. Treehouse na agad sa final enclosure. Tignan nyo naman yung difference nila. Oh, kita nyo? Pakalayo. Si David at Goliath. So, yan ang Theraphosa Stirmi natin. Napakaganda. Ang ganda ng pattern niya. Burgundy yung kulay nung satay niya or yung urticating hairs niya. At ito, wala itong lock pero mabigat yung lid, pero just to make sure na hindi ito makakawala. Pucha, ang laki nito. Hindi makakawala sa kwarto, tatakpan ko na mabigat. Mahirap na. Tanggalin ko lang itong tissue na pinaglagyan niya. Katatakbo ah. Boss, madam, you're all free. Welcome to your new home. For as well as itong Aphonopelma Mooreae natin, bihira lang may information dito kasi bagong-bago sa hobby to. Ito ay galing sa border ng Mexico. Sa pagkakaalam ko, mga 2 or 3 years ago pa lang itong na-introduce sa hobby. Itong nakuha natin ay captive bred baby. Medyo may kamahalan pa sila kasi patagal silang lumaki. Kung nag-aalaga kayo ng tarantula, madalas ang mga Aphonopelma, napakatagal talaga nilang lumaki. Siyempre, hindi rin naiiba itong Aphonopelma Mooreae natin. Kaya yan, medyo matagal-tagal pa siguro bago magmura to sa hobby. Pero ang maganda na kasi dito, medyo marami rin silang mangitlog. Hopefully, dumami na sila ng dumami sa hobby para ma-afford na din ng karamihan. Kaya nagustuhan ko itong tarantula na to, kaya kinuha natin dahil itsura niya pag adult, para siyang Chromatopelma cyanopubescens or yung green bottle blue nga natin. Napakagandang tignan. Hopefully, mapalaki natin ito na maayos. At yun nga, wala masyadong husbandry dito. Pero nakausap ko naman yung pinagbilang ko at tinuruan ako paano mag-keep nito. Kasi talagang wala ka pang ganong makikita online kung ano yung husbandry nila. Kasi bagong-bago nga lang sa hobby. So yan, nakikita nyo naman. Pakalat-kalat na yung Stirmi natin dun. Ano, kamusta yung bahay niyo? Oh, sumasabit. Sumasabit. Oh. You thirsty? Lagyan natin ng tubig. So yan, papasok ko na ito dun sa kwarto. Kaya ako nang lagyan ng butas dito para may access sa tubig. Bago natin tapusin itong video na to, gusto ko munang i-shoutout yung mga lods natin na si Carl. Shoutout din kay Leo. Shoutout kay Crazy. Shoutout kay Ashley. Shoutout kay JM at shoutout kay Rafi. Maraming salamat sa panonood. Muli, ako si Exotic Panda. Peace out. If you enjoyed this video, give it a thumbs up, then hit the subscribe button, and also tap the bell icon so you'll get notified to my future uploads.